Magandang araw po sa inyong lahat. Sana matapos yung panoorin itong aking vlog ay makapag-subscribe kayo no, sa aking YouTube channel. At sana matapos yung panoorin itong vlog kong ito, pakihit na lang din yung notification bell para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog ay palagi kayong manonotify. At sana itong vlog kong ito, no, lagi ko sinasabi, sana may share nyo to sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kasamahan, at importante sa inyong mga co-teachers. At yung palaging request ni Sir Bong, ano kasi dyan sa mga vlogs ko, ay marami nang lumalabas na ads. Sana pag lumalabas yung mga ads, huwag nyo siyang i-skip. Papanoorin nyo ng buong buo lahat ng ads na lumalabas dyan sa aking vlogs. Pwede ko bang asahan yan sa ating mga kaguruan? Maraming salamat sa inyong lahat. Bago natin pag-usapan yung topic natin ngayon, ano? Ngayon, tungkol sa salary increase. Enhance ko lang o dagdagan ko lang yung discussion namin ni Sir Benjo Basas ano, regarding sa IPCRF o PCRF. According to Sir Benjo Basas, may ilang regions na ang nagsuspend ng IPCRF o PCRF for school year 2023-2024. Alam nyo doon sa post ng isang subscriber natin ano, sa aking YouTube channel, parang nadismaya siya kasi ini-interrupt ko raw si Sir Benjo Basas, ano? Pasensya ka na, no? Anyway, kinonfirm natin ano kay Sir Benjo Basas yung mga regions na nagsuspend na, ano? At sabi niya, nakausap na raw niya yung mga regional directors na babanggitin natin. Sabi ni Sir Benjo Basas, ano? Ito yung mga sinabi niya na nagsuspend na ng IPCRF. Siyempre, una dyan, yung National Capital Region, yung aming region, ano? Tapos, yung Bicol Region o Region 5, tama ba ako? Region 7, CAR, at Region 12 ay nagsuspend na. Ito ay according to Sir Benjo Basas. May latest ano, si Sir Benjo Basas na mga regions na nagsuspend at ito ay ang Region 9. Alam niyo, tingin ko, no, magsusunod-sunod na yung ibang mga regions. Ano, malamang lahat ng mga regions ay magsuspend na muna ng kanilang IPCRF or OPCRF. Dear teachers, ano, ang pinag-uusapan natin dito ay suspension ng IPCRF o OPCRF ng school year 2023-2024. Ano, ang binabanggit natin ay ito lang katatapos na school year. Pero maraming guro ano ang nagsasabi sa akin, nagko-comment sila, nagpo-post sila na yung school daw nila ay or tapos na silang makapagpasa ng kanilang IPCRF sa kanilang principals. Pero kung suspended na diyan sa region nyo, baka ibalik muna ng mga principals nyo yung sinabit nyo IPCRF. Nung isang araw din, ano, nakausap ko uli si Sir Benjo Basas at naitanong natin yung pag-usap nila, pag-uusap ng TDC at TBM tungkol sa salary increase. Kasi the other day, ano, yung grupo nila Sir Benjo Basas, Teachers Dignity Coalition, ay nakipagdialogo sa DBM. At tuon sa pag-uusap nila sa DBM, napag-usapan nila yung salary increase. At ang sabi daw, ano, ang sabi ng DBM, tapos na yung kanilang pag-aaral o study, in English ko lang, tungkol sa salary increase. Sabi ng DBM, kala Sir Benjo Basas, na ibigay na raw nila kay President Bongbong Marcos yung kanilang report or yung scheme ng salary increase for approval ng ating President BBM. Alam nyo, ang secretary ng DBM ay si Secretary Amena Pangandaman. Sabi ni Sir Benjo, mabait daw yung ating secretary at very accommodating, ano? Very accommodating itong si Secretary Pangandaman. Again, ang sabi ng DBM, ano, yung salary increase ay tapos na yung kanilang study at ito ay nasubmit na nila kay President Bongbong Marcos for approval. Yung PBB naman, ano, PBB, sabi ng DBM ay ibinalik nila yung ibang mga regions dahil may discrepancy. Alam nyo, nilinaw ko itong term na to, no, kay Sir Benjo Basas, yung discrepancies. Kasi pag discrepancy, ibig sabihin nito, may mga mali sa sinabmit ng ilang regions. Iba kasi yung
deficiency. Pag deficiency kasi, ibig sabihin, meron lang kulang na report. Kaya yung bola ng salary increase ay nasa ating presidente na Bongbong Marcos. Kaya ito yung ating aantayin, yung kanyang approval ng ating Pangulo para sa ating salary increase. At kung maaprubahan na ito, dun pa lang maibibigay yung ating matagal nang inaantay na salary increase. Get ba, Sir Bong? Maraming salamat sa inyong lahat.